Ito, Paolo, kasama natin ang ating pangatlong contender for today na si Quinly Jayoma. Tama ba, Jayoma? Jayoma po. Kaano-ano mo si Jaya? Lajang. Paolo. Oh. Pero ito, syempre, gusto natin makakita ng mga ibang story sa ating mga contenders. Ikaw daw ay nagbabaton before. Ano yun? Majorette ba yun? Opo. Tapos hindi ko po yun inasahan kasi yung body ko po hindi pang band majorette. Kaya yun, napili po. kasi nun, bakit yung, I mean, physically yun yung ibig mong sabihin. Kaya hindi ako nag-expect na mapili isa-isa na band majorette kasi yung body ko po, ganun. Pero thankful kasi. Inspiring yun, ha? Sample ka naman dyan ng... Wala tayong ano eh, wala tayong baton twirling ang tawag doon, di ba? Ano yung pinaka mahirap na exhibition na nagawa mo sa pagtutwirl ng baton? Yung ano po, itatapon sa malayo yung dalawang baton tapos ikakatch. Huh? Sa taas. Kala ko. Sa harap eh. Kala ko. Boomerang. Kala ko habuli mo yung baton. Gusto ka namin pasampulin sana kaso hindi pwede. Baka tamaan. Oh, pero gaano kakatagal na naging majorette? Sa ano po, since elementary naging ano po ako, naging twirler. Tapos grade 6 nag-band majorette, elementary 10, high school po 1 year na band majorette. Yung ganun, syempre, di ba may mga kasamang training yan? Mm-hmm. Hindi, kasi di ba may ibang schools kapag naging parte ka ng, parang varsity kasi yan, di ba? Opo. Di ba may training yan sa umaga, minsan, tsaka after sa gabi? School yes, po, after school po, para hindi po mano yung... Pero sa homeworks mo, hindi ba yan parang naging sagabal sa studies mo? Oo. Hindi po, kasi ano lang, 1 hour lang po practice, tapos uwi sa bahay, tapos yun, homework. One hour lang? Oo. Okay. Nag-enjoy ka at the same time, di ba? Oh, nakapag-aral ka, kasi, tapos meron ka pa extracurricular. Oh, kasi ang ganda din ng music, kaya sayo-sayo. Ah, okay. Ano ba yung mga normal na tugtugan na piniplay habang nagtutwirl kayo ng baton? Yung mga ano po, marami po yung mga sway, yung mga boom-boom, marami po. Marami, ano, hindi ko po alam. Papainda ka. Opo, yung oo. Basta... yung pang-sayaw na mga songs po. Mm-hmm. Pero ito kasi nga, sabi nga ni Paolo, tinanong kanya kasi isang inspiring story na hindi siya, na honor student siya, di ba? Kahit na nagbabaton twirling yes, ka. Yes po. Ano ba yung mga awards na nakuha mo nung ikaw ay nag-aaral? Ano po yung sa academic excellence with honors po, ganun. Tas nakalimutan ko na po yung ibang awards, pero yun na sa graduation po, yung mga loyalty award, tapos mm-hmm. basta with honors po sa school. Ayun, nakakot award ka pala eh. Hindi pa masyado, charas. So, ngayon graduate ka na ng high school, no? Nagka-college ka na, anong kinukuha mong kurso ngayon? Ngayong June pa po ako magka-college, tapos gusto ko po yung cultural and arts, yung ano po, MAPE major. Major in MAPE po, music. So gusto mo ba maging teacher? Opo. Bakit? Meron bang teacher sa family nyo kaya na-inspire ka maging teacher? Mama at papa po. Since kay bata, teacher po talaga. Gusto. Ilan taon sila nung bata sila nag-aral na maging teacher? Di ba? Sorry, wala bata pala teacher na yung parents niya. Pero dahil sa kanila, kaya na-inspire ka maging teacher ngayon. Opo, kasi believe din ako sa mga teachers. Labas sa school ko. Hi, teachers. Thank you po. Thank you. Oh, totoo din naman yan. Kasi minsan, mas mahaba pa yung time na nasispend natin with them, di ba? Mas mahaba ang pasensya ng isang teacher sa mga estudyante yung umabot. Teka, meron ka bang hugot doon? May mga pinagagawa ito ka ba lang, sa school? Ito lang, makwento ko sa'yo. Yung award ko kasi dati, puro suspension, palabas sa classroom, expelled din yan. Yan mga Hakot Awards ko. Oo, may kabaliktaran pala yung pagiging Hakot Awards ng ating pangatlong contender. Pero ito sa singing mo naman, kasi nabanggit mo, nagtutwirling ka, honor student. Yung sa singing mo, paano nag-start? Ano po, yung four years old pa po ako noon, tapos si mama nagpa-piano, kaya andun, sumasabay ako, tapos nakita ni mama na may ano... Potent. Opo, na may talent po ako sa singing. So, ayun po, sinusuportahan niya po ako. So, doon na po nagsimula lahat. Ayun. Pero ito, from tinuruan ka ng parents mo, ito, nagtatawag ng tanghalan ka na. Ano ba ang dahilan? Bakit ka sumali dito? Kasi yung ate ko po, ano, sabi niya na meron daw tawag na tanghalan audition. Tapos, kanang try ka lang, be, baka daw. Tapos sabi ko, sa rami-rami ng tao, kanang mapipili ba ako, yun yung question ko sa mind. Tapos, sabi ni mama na, mag-leave na lang kami sa work, sila ni papa para samahan ka namin. So, ayun sweet. Po, opo. So, ayun, nag-audition po ako, tapos talagang number one. Kasi, ano, talagang, 10 a.m. ako doon, tapos,
Ayun, tapos hindi ko in-expect na tinawagan po ako. So, thank you po. Galingan mo sa laban mo mamaya, salamat, ha, Queen Lee. Hi, Kapamilya! Subscribe to ABS-CBN, it's Showtime YouTube channel, and click the bell button for more updates. Here we go!